Hi everyone! Kumusta kayo? My name is Gian Angelo. Welcome to my channel and mag-uusap na naman tayo about skincare, skincare, and skincare. So, make sure to keep watching. So, pag-uusapan natin for this video is all about how to use products that are skincare and makeup hybrids. Like for example, BB or CC creams, tinted moisturizers, tinted sunscreens, and so on and so forth. Basically, skincare na may makeup or makeup na may skincare. Or gatas na may choco or choco na may gatas. Charot. Now, skincare and makeup are usually two different topics, pero dahil sa mga products that combine both makeup and skincare, marami nang nako-confuse on how to use these products. So in this video, kaklaruhin natin yan from the skincare perspective of it, para makapag-makeup pa rin kayo while having your skincare on point. Also, a small portion of this video is in partnership with Face Republic, pero as usual guys, marami pa tayong ibang mga products na pag-uusapan in this video. So with that being said, let us begin! Alright, so when it comes to navigating the world of combined skincare and makeup, the first and most important thing in my opinion na dapat ninyong makasanayan are the terms. Now, like I always say sa skincare guys, iba't iba ang mga terms ng iba't ibang mga brands para sa mga products nila. As in, wala talagang universal na dapat na term for one kind of product. Sabi ko nga sa isang past video, di ba? Ultimo skincare essentials like face washes is ang dami ng iba't ibang terms like facial cleansers, facial foams, etc., etc. And even the word serum, kunyari, meron na ngayong serum na sabon, serum na sunscreen, pati serum na shampoo, meron na. So literally, halo-halo na talaga yung mga terms and it's up to us as consumers para ma-figure out natin sila. So like I always say, the best way to really determine kung ano ba talaga yung product is to actually use and or test it. Pero of course, pag tumitingin naman tayo sa mga Watsons, di ba, hindi naman lahat ng product is merong tester. So, challenge ulit sa atin yon as consumers. Pero para matulungan kayo with this, i-discuss ko sa inyo yung mga most common terms na ginagamit sa mga makeup and skincare hybrid products para magka-idea kayo on what they are. So let's start with a term na naririnig natin even in the skincare world alone, which is the term tone up. So ano ba yung tone up or yung tone up effect? So quite simply, ang meaning nito is meron siyang instant na brightening effect sa skin mo. So pag nag-apply ka ng mga tone up products, instantly, makikita mo na parang merong pagka-luminous or dewy na yung skin mo. Also, yung ibang mga tone up creams offer a pore blurring effect. So temporarily, pag mumukain nilang, mas maliit yung pores ninyo. And usually, yung isa sa mga main ingredients that are responsible for giving this tone up effect is titanium dioxide. And baka narinig nyo na yun before because usually ginagamit to sa mga sunscreens. Na yung titanium dioxide guys, sometimes sa mga sunscreens nakaka-white cast siya. Pero when formulated properly, it can actually give off just a mild brightening effect sa skin. So this is why ginagamit siya sa mga tone-up creams. Now meanwhile, yung pore blurring effect naman, usually na-achieve siya through ingredients like methicones and siloxanes. So for example, baka makita nyo sa mga ingredients list yung mga ingredients like dimethicone or cyclopentasiloxane. Basically, these ingredients also help make the product feel lightweight and velvety smooth sa skin. And also, isa pang na-notice ko sa mga ingredients lists ng mga tone-up creams, a lot of them actually have niacinamide. So aside from just the instant effect, in the long run, nakaka-brighten din talaga siya ng skin in general. So when it comes to products na may tone-up effect, it can actually be anything from moisturizers to sunscreens. Now for example, you can have a tone-up moisturizer, gaya na lang nitong sa Face Republic. This is their glow-up cream. So technically ito, regular moisturizer lang siya, but of course with the added effect na parang medyo mas nagiging glowy and luminous yung skin mo, and of course also the pore minimizing effect. So some people call this a makeup base, and ibig sabihin lang nun is pampasmooth out lang siya ng skin para mas maganda yung lagay ng makeup. Now other than that, marami ring mga sunscreens na merong tone up effect. Like for example, itong si Hamish Artless Glow Base. This is actually one of my favorites from the brand. But anyway, other options that you might want to check out, si Innisfree, meron din siyang mga tone up sunscreens, and if I'm not mistaken, si Some By Me, meron din sila. Actually, tone up sunscreens are very easy to find sa mga K-beauty kasi kadalasan nakalagay na yung word na tone up or base doon sa parang pangalan ng product nila. Alright, so now let's move on to other very popular terms in the world of skincare and makeup. And itong next two, I think yung pinaka-popular na naririnig natin. And I think maraming ini-interchange yung dalawang terms na to. And these are BB creams and tinted sunscreens. So ang BB creams and tinted sunscreens kasi mukha talaga silang the same product. As in basically, para silang light foundation na meron ding sun protection. And technically, again, sabi
sabi ko nga, brands can call these products anything that they want. As in, kahit tawagin pa nilang BB tinted sun cream yan, which I won't be surprised kung meron ng ganon, technically makakalusot yun. But luckily, meron pa rin naman tayong makikitang mga noticeable differences in a lot of BB creams and tinted sunscreens. And take note, a lot, pero hindi ko sinasabing all kasi nga iba-ibang klase na silang lahat. And itong mga isi-share kong differences are based lang sa mga nagamit kong mga tinted sunscreens and BB creams. So based on my experience, ang usual na differences ng dalawang to na nakikita ko is tinted sunscreens usually have higher sun protection and have less coverage, meaning hindi siya as pigmented or tinted gaya ng ibang mga BB creams. So for example, meron kang mga noticeable na blemishes, usually hindi niya makocover yan ng isang layer lang. And the reason kung bakit ganito siya is because tinted sunscreens are still mainly sunscreens, and as with any sunscreen, ang goal lagi is to generously apply it sa skin. Meaning, pwede kang maglagay ng maraming amounts nito sa skin, and dahil sheer lang siya or lightweight lang yung coverage niya, hindi ka magmumukhang mumu sa sobrang dami ng nilagay mo. On the other hand, BB creams tend to be the opposite of tinted sunscreens in a way, kasi a lot of BB creams, and again, a lot pero hindi ko sinasabing all, a lot of them have higher coverage compared to tinted sunscreens. Lalong-lalo na if sa Korean BB creams ka titingin, as in foundation levels na siya, some people literally use it to replace foundation. And dahil mas tinted sila or mas mataas yung coverage nila, usually mas hindi din sila nahuhulas compared to tinted sunscreen kasi syempre, ayun nga, mas maraming tint si BB cream. Now, another thing about some BB creams, again, some but not all of them, medyo mas mababa yung sun protection nila compared to tinted sunscreens. Now, meron ka namang makikita na mga BB creams na SPF 50 PA+, pero personally, as in ako lang to ha, kahit SPF 50 PA+ pa yan, kapag gagamit ako ng BB cream, almost never ko siyang ginagamit as a standalone product lang for sun protection. As in, maglalagay pa rin ako ng sunscreen sa ilalim before I put on my BB cream. And I'll explain to you kung bakit. No, again, mataas kasi usually yung amount ng tint, pigment, or coverage ng BB cream. And diba sabi ko nga kanina, almost foundation level na yung tint ng marami sa kanila. And ang foundation kasi na heavy coverage or very tinted, diba pag naglalagay naman kayo, usually dinadot nyo lang siya sa face. But take note, pag ang sunscreen, dinot mo lang sa face ng very minimal, kulang na kulang na kulang yon. Sabi nga nila sa sunscreens, diba, the estimate is 1/4 to 1/2 teaspoon of sunscreen sa mukha at sa leeg. So unless willing kayong ilagay yung ganun karaming heavy coverage na BB cream sa mukha ninyo, then I suggest to do the sunscreen step separately. Kasi hindi ko alam sa inyo, pero kapag ako, naglagay ako ng ganun karami na heavy coverage na BB cream sa mukha, siguradong bura na yung buong mukha ko. Char. So for me, I almost always never use a BB cream as my main sun protection. More of as makeup ko lang siya talaga ginagamit. And almost always, hindi ko siya nire-recommend din to others to use as their sun protection. Unless of course, meron kayong nahanap na SPF 50 PA+ na sheer and willing kayo maglagay ng 1/4 to 1/2 teaspoon ng BB cream sa mukha ninyo, then by all means, go ahead. So other than that, meron din tayong iba pang mga skincare and makeup hybrid products that are a bit less popular, which are CC creams. And ito guys, they're actually a bit like BB creams, pero mas focused sila sa CC, which means color correcting. Pero honestly guys, based sa experience ko, sobrang iba-iba yung mga CC creams ng iba't ibang mga brands. So merong ibang mga CC creams, parang tinted sunscreen na yung labas niya. Like for example, itong kay Snail White, I actually have been liking this too as a tinted sunscreen and mura pa siya. Pero ayun, high protection siya, sheer siya, pero CC cream yung tawag sa kanya. On the other hand, meron din namang mga CC creams na parang tone up cream lang sila, like for example yung kay Quick FX na nasa sachet. And then meron ding mga CC creams yung ibang mga Korean brands na high coverage naman na parang foundation na rin siya. So honestly, sobrang hirap din talaga to determine kung ano ba talaga ang CC cream, pero ayon, ang supposed focus niya is on color correction. Na-notice ko rin yung ibang mga CC creams, meron din silang parang green, red, or purple tint to balance the different like discolorations of the face. But again, yun na naman siya, ibang kind na naman ng mga CC creams. Other than that, we also have tinted moisturizers, which are basically self-explanatory. So basically, moisturizer siya na may konting tint for those na nagugustuhan yung pagka-lightweight ng tinted sunscreen pero hindi nila kailangan ng sun protection. Maybe sa gabi gagamitin, or basically for those na gusto ng parang more sheer na foundation, as in not as heavily tinted or pigmented as yung
high coverage na foundation. And a good example of that is yung mga tinted moisturizers ng Quick FX as well. Usually dito sa Pilipinas though, ang na-notice ko is hindi siya as common compared to mga BB creams or tinted sunscreens. If meron mang tinted moisturizer, usually nilalagyan nila ng SPF. Like for example, itong si Issy & Co, itong active skin tint nila, which I've actually been liking so far as a daily tinted product, parang pampa-fresh lang. Pero munti ko na itong magamit as a solo sunscreen sa labas kasi akala ko tinted sunscreen siya. But when I reached out sa Issy & Co, they did confirm na tinted moisturizer ito. Yes, meron siyang broad spectrum na sun protection as an additional feature, but for maximum sun protection, lalo na kung lalabas kayo ng bahay, it's better to wear a regular sunscreen first and then ilagay niyo to. And speaking of layering products, ayun na nga, napunta na tayo sa next part, which is actually layering makeup and skincare. So, paano ba sila nilalayer and ano ba yung dapat nauuna and ano ba yung dapat nahuhuli? Now, a very easy way that I do para maalala ko sila are through these two hierarchies or orders na minememorize ko. So, very easy lang siya. Just remember, non-tinted muna always before tinted. And then yung second order is, remember that moisturizer comes first before sunscreen, and then after sunscreen, makeup. So yun lang yung dalawang inaalala ko, and when I remember those two, medyo madali na lang i-organize kung alin mang mga products yung gagamitin ko. But for those na gusto talaga ng specific guide on specific products, ipapakita ko rin yung parang personal guide ko on how I layer these products myself. Now again, dahil iba-iba nga ang mga products sa market, hindi ito foolproof. But this is just like a simple guide to give you more of an idea kung paano sila pinuput into order. Na gusto ko lang i-emphasize ha, hindi nyo kailangan lahat ng mga products na imemention ko. Again, pinapakita ko lang yung hierarchy or yung order in which ano yung dapat mauuna sa alin. So if you have only one or two of these products, as long as meron kayong sunscreen, okay lang. Pero, and I repeat, hindi nyo to kailangan lahat. Kasi kapag nilagay nyo yan sila lahat, chances are magmumukha na kayong mumu. Alright, so with that being said, the hierarchy or the order starts with mga tone-up creams or moisturizers. Gaya nga ng sabi ko kanina, tone-up creams are basically moisturizers. So usually, itong mga to, they're non-tinted and they're also moisturizers. So, more often than not, sila yung nauuna sa mga makeup routines. Now next, of course, we have your regular sunscreen. So parang normal skincare routine lang after a moisturizer, then you use a sunscreen. And then after that, we have tinted products like tinted moisturizers and then tinted sunscreens. And then after that, you can use BB creams. And then yung pinaka-last is going to be yung foundation or concealer kung gagamit man kayo. So that's my personal guide. And again, i-repeat ko to, hindi nyo ito kailangan lahat. As in, ako guys, minsan, ang gamit ko lang dito alone are just moisturizer and tinted sunscreen. Or minsan, tinted sunscreen tsaka concealer lang. So again, guide lang ito on which order you should prioritize them in, but you don't need them all. Alright, next. So what if meron na kayong mga products na gagamitin ninyo and alam nyo na yung order when to apply? Pero, paano sila ina-apply sa skin? So to give you an idea, ipapakita ko sa inyo how I personally apply them and the amounts that personally work for me and my skincare routine. Now in this portion, I'll also be using Face Republic products, pero you can apply the tips na ibibigay ko rito to any skincare and makeup routine. Pero dahil kompleto na si Face Republic, meron na silang skincare and meron na rin silang makeup, ito yung mga gagamitin ko. So first, let's start off with tone up creams, and again, yung gagamitin ko is this Glow Up Cream by Face Republic. So when it comes to tone up creams, guys, it's best to use them in pea-size increments, meaning pea-size muna yung gamitin ninyo, and if you feel like kailangan nyo pa, then dun kayo magdagdag ng isa pang pea-size. Now, importante ito para sakto lang yung glow na makukuha ninyo sa skin, especially if papatungan nyo pa siya ng mga tinted products. Next, whether gagamit kayo ng sunscreen or tinted sunscreen, dapat yung amount niya is consistent, 1/4 to 1/2 teaspoon. And a good way to estimate this is always 2 to 3 finger lengths. So, tansyahin nyo na lang which is more applicable to your sunscreen. So, ang gamit ko rito is the Face Republic Full Bloom Sun Tint, which has sheer coverage, pero maximum yung protection niya at SPF 50 PA+. So, this is perfect if gusto mo lang ng parang simple na nakaka-fresh na tinted sunscreen. So, again, regardless kung tinted or hindi, you want to get that even sun protection all throughout. So, don't forget your ears and your neck as well. Make sure ma-apply
applyan mo lahat ng mga areas na yon. Next, for BB creams, again, ako, dinadot ko lang to sa mukha ko like if I were just using a normal foundation kasi talaga very pigmented ito. So, this one that I'm using is the Classic Fit BB Cream ng Face Republic in Natural. This actually has SPF 35, PA2+, but again, I personally use this as more of a makeup product during the day if meron akong, for example, events or shoots kasi maganda yung coverage niya and long-lasting din compared to tinted sunscreens. Now, if I want a more dewy finish sa BB cream ko, I will sometimes add in a hydrating serum. Itong gamit ko is the Hydro Boost Solution Serum by Face Republic. And yes, I know this might dilute yung sun protection kapag hinalo nyo siya dun sa BB cream. But again, remember, I'm just using this BB cream as makeup. And also, meron akong full layer of sunscreen sa ilalim kasi nag-tinted sunscreen na ako. Now, if you guys want to try this routine as well, merong mga bundles si Face Republic sa Shopee and sa Lazada stores nila. They have their tinted sunscreen with their BB cream and you'll also get it with a big discount plus napakarami pang mga freebies. And yung tinted sunscreen nila are actually also available in different bundles as well. And merong isa buong skincare routine na siya including a cleanser, toner, and moisturizer. And of course, the tinted sunscreen. And ayun na siya guys, so I hope nakatulong tong video na to sa inyo somehow in figuring out the big world of skincare and makeup. And if you found this video informative, please do leave me a thumbs up and subscribe for more content like this. And as always guys, I will see you in the next video. Bye!